Hiniyak ng Department of Finance na dumadaad na sa pagsusuri ang usapin hinggil sa pensyon ng military and uniformed personnel. Inilatag naman ng DOF ang laman ng panukalang reforma sa pensyon. Si Daniel Batalasta sa Sentro ng Balita, live. Aljo, tiniyak nga ng Department of Finance na dumaraan na sa mga serye ng usapan kasama ang uniformed personnel kaugnay nga sa nakaumang na pagreforma ng kanilang pensyon. Inilarawan ni Finance Secretary Benjamin Jokno na elephant in the room o isang problema ang usapin, kung kaya't kinausap niya rito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabi kailangan nitong maresolba. Una nang labas ng pangamba ang ilang stakeholders sa 5% monthly contribution para sa proposed pension ayon yan kay Senator Jinggoy Estrada. Pero ayon kay Jokno, daraan pa ito sa mga serye ng pag-uusap. Ang 5% kasi na yan ay pwede pa kasing lumaki hanggang 9%. Muli rin tiniyak ng talihim na hindi na apektado rito ang mga dati ng retirado, pero apektado ang mga kasalukuyan at mga bagong pasok na MUP. Right now, we estimate that unfunded liability of that fund is something like 9 trillion pesos. Liability mo na yon sa mga nag-retire, etc. That is the worth. A projected. Yes, that's the worth of the retirement of all projected these liabilities. Okay. Unfunded. Pero unfunded. Uh-huh. Kasi tumigil na na mag-contribute noong time pa ito ni Ramos. Aljo, sa ngayon, isinasampinala nila ang panukala at posibleng talakayin na ito sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hulyo. Samantala, sa usapin naman, Aljo, ng panukalang Maharlika Investment Fund, hindi pa rin nagbabago ang timeline. Ayon nito kay Jokno, na posibleng ang lagdaan ni Pangulong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address. Aljo? Daniel, sa Senado ba may binubuo na bang panukala tungkol naman sa reforma sa pensyon ng mga military and uniformed personnel? Ano ang concern dito ng mga mambabatas? Aljo, sa ngayon, meron na nga tinatalakay na yan sa Senado at ayon kay Senator Jinggoy Estrada, posibleng ang talakay nila yan sa pagbabalik ng sesyon. At when need arises, sabi nga ni Senator Jinggoy, ay posibleng talakayin nila muli ito sa committee level. At dumadaan pa kasi yan, Aljo, sa serye ng pag-uusap, at sinasabi naman ni Senator Jinggoy na handa sila makinig on both sides, dito nga sa economic managers at maging dito sa mga maaapektuhan na mga sundalo at mga pulis. Aljo? Maraming salamat, Daniel Banalastas.